sinabi din ng Diyos na huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Ang Diyos ay di madadayad ninuman. Yun ang sabi ng Diyos eh. Ang salita ko'y di magkakabula. Di mawawala ang salita ng Diyos eh. Mananatili. Kaya ang mga tao, di ba, may nabubuhay, may nanamatay, may pinanganak, ganun. Ganun lang ang rotation ng tao. Pero kung tayong lahat ay magkaisa, darating ang Diyos upang iligtas ang mga taong tumatawag sa Diyos at may takot sa Diyos. Iligtas eh. Kaya ngayon na marami nang nakakaalam sa salita ng Diyos, kasi ito na yun eh. Ang binhing na hulog sa matabang lupa ay tumubo. Nakasanga, nakapamunga, at nakapamugad pa ang mga ibon. Ibig sabihin, maliligtas tayong lahat, mga friend. Ligtas tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Pero mag-ingat tayo, yun ang sabi ng Diyos eh. Sapagkat ang kalabay natin hindi mga tao, kundi mga hukbong espiritual sa impapawid. Mga hukbo ng kasamaan. Espiritong ng kasamaan sa impapawid. Yun ang sabi ng Diyos eh. Pero sinabi ng Diyos, para malabanan natin yan, manalangin tayo at magsamo tayo sa Diyos. Tumawag tayo sa Diyos at manalangin. At magbasa at magbulay-bulay sa salita ng Diyos upang mapaglabanan natin ang mga lalang ng Diablo. Kasi may mga lalang ng Diablo, mga fan eh. Kaya manalangin tayo, kaya sabi ng Diyos na malaking tulong ang panalangin ng taong ng mga taong matuwid. May mga matuwid, mga friend. Malaking tulong ang mga panalangin nila sa atin kung nananalangin sila. Tapos ipinanalangin tayo. Malaking tulong, mga friend. Yun ang sabi ng Diyos eh. Malaking tulong ang panalangin ng taong mga matuwid. Malaking tulong. Kaya, bye for now. Thank you for watching. And may the Holy God bless us all, my friends and families. Bye for now. Thank you for watching. Sana may konti kayong natutunan sa ating Bible sharing tungkol sa salita ni Papa God. At magpatutuo din kayo. Huwag kayo matakot, huwag kayo mahiya. Kasi bawat isa sa atin ay may mga karanasan. Huwag nating ikahiya yung karanasan natin sa pagsunod sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa halip ay magpasalamat tayo sa Diyos na nalampasan natin ang mga pagsubok na dumating sa ating buhay nang dahil sa pagsunod sa Diyos. Magpasalamat tayo sa Diyos na tinulungan tayo at hindi tayo pinabayaan sa lahat ng pagkakataon. Kasi may Diyos, mga friend eh. Tumitingin sa lahat eh. Sabi ng Diyos eh, lahat ng masama't matuwid ay pinagbasdan ko sa lahat ng dako. Ang Diyos tumitingin lang eh. Nakikinig lang ang Diyos, mga friend. Nagtitimpi lamang ang Diyos sa kanyang puot at galit. Ayaw niya na tayo ay mapahamak, yun ang sabi ng Diyos eh. Kaya, ano ang gagawin natin? Tumawag na tayo sa Diyos, magbulay-bulay na tayo sa salita ng Diyos para tayo ay maligtas tungo sa buhay na walang hanggan. Bye for now. Thank you for watching.